Yan, kung dito kasi sa Croatia, kung gusto mo na mapayapa na buhay, dito ka. Char! Hello mga kapabrayan, this is Brian. You are watching again my vlog for our today's episode. Ipinagin naman, ikinailim tayo. So today is August 18, 2024, and mag-aalas 4 na po ng hapon ngayon dito sa napakainit na Dubrovnik, Croatia. So tayo ay naka-day off ngayon, nakapahinga tayo ngayon, eh meron tayong isang agenda na pupuntahan. Ayan, maimimit tayong again ng kabayan po dito sa Dubrovnik. Actually, ina-contact ko ng chef kaya JC. Ayan, magkakamustahan tayo for our today's video. Tayo ngayon ay papunta po ng Sub City, yung only mall dito sa Dubrovnik, and doon yung ating meeting place. So ang content lang naman natin ay ayun, magkakamustahan tayo sa buhay ng isang warehouse worker dito sa Dubrovnik since after few months na dumating si Kuya JC. Ayan, magkakamustahan tayo sa buhay niya, ano yung sitwasyon niya ngayon. Syempre, diba, balik-balikan natin yung mga panahon na first time natin ma-interview si Kuya, tapos ngayon, ayan, kakamustahin ulit natin siya. Okay, but before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 7,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe. Oh my God guys, we are almost 6'3". Maraming salamat po talaga. Super duper thank you sa inyo. So ngayon, gabi, sobrang init. Napakabanas at naiwan ko yung sunblock. Diyos ko. Pero nagdala ako ng pamamalit kasi nga baka nga makapagdagat kami ni Kuya JC. Pupuntahan natin yung abandoned hotel. Yung tandaan nyo yun, di ba? Kinuntad kami yun before. Punta tayo ng Kupari Beach. Ngayon, tayo ay naglalakad na papunta ng Sub City. Ando na si Kuya JC. Message sa akin na ando na daw siya. O, syempre, ang reply ni Bakla. Kuya, naglalakad na ako. Kahit ako ay kakabang ko pa lang ng bahay. Sorry na, nakatulog kasi ako. Kasi nga kanina, diba, day off ko ngayon. Tapos kahapon, Sabado, pang gabi ako. Maaga ako nagising. Pero malapit lang naman ako sa Sub City. Mga 10 minutes walk, 10 to 15 minutes. Kaya binibilisan ko na yung aking lakad. So ayan pala, bago tayo syempre, hindi ko naman sure kung gano'ng kahaba ito magiging video natin. Unahan ko na kaagad. Ayan, you will see on your screen guys, yung mga hiring po ni Premier Global Agency sa Pilipinas. So kung kayo ay nasa Pilipinas and nangangarap kayo makapag-Croatia, ayan, yan yung mga hinahanap po nila, mga positions ngayon. Feel ko ito ay for next year, for next summer, for next season. So kung kayo ay may mga fit na position dyan, ayan, go na, apply na kayo. Super thank you din po pala sa mga nakaka-appreciate yung ginawa kong video sa Montenegro guys. So para sobrang ako na-appreciate yung mga appreciation ninyo. Appreciate yung appreciation. Diba? Hindi naman ako ganun ka-expert sa mag-edit ng mga travel vlogs, pero meron pa yan. Salamat po sa mga nanood. Yes. Okay, mag-alala, I will keep on improving, lalo na sa mga edits natin sa ating mga soon travel vlogs dito sa Europa. Ayan, siguro 2 minutes, nasa Sub City na ako. Ayan na, naglalakad na ako guys. And, kamusta ba daw ako sa work? Sorry. Ganun pa rin, busy pa rin. Grabe lang kasi diba noong Thursday holiday dito, noong nag-ako ay nag-Montenegro. Pagdating na Friday, panghapon na ako, yung supposed to be delivery ng Thursday, tapos yung delivery ng Friday, nagsabay.
sobrang daming paleta yung naiwan sa akin sa hapon. So, hanggang Sabado, meron pa rin. Kaya grabe talaga, pagod na pagod talaga ako this week. Pero yun nga, worth it naman. Ganun siguro kapag nagkala ka ng holiday. Pero as long as nag-enjoy naman tayo, wala namang problema. So right now, siguro maka 1 minute. Ayan guys, nasa Subsidy na po tayo. Nakakatuwa, nakita ko yung mga taga-Sheraton. Akala ko wala sila dito. Nandito pa rin pala talaga sila. So, ayun na. Binibilisan ko na, pero ako ay naliligo na sa aking sariling pawis. Nag-aantay na si Kuya JC. Basta nakaya siya. May Subsidy na po tayo. And ating kikita ay si Kuya JC. Asa ang banda kaya siya? Wala siya sa labas. So, tagpuin ko lang siya, guys. Tapos, ayun na. Oh, ito si Romeo. Another kabayan na naman to. Oh, pakita ko sa inyo. Ayan siya, yung kapayong. Basta Pinoy. Kapayong yan. Ano na, te? Te, ganda ka? Kamusta ka na? Di, akala ko wala na kayo diyan. Bakit naman? May chismis na kayo daw yan sa Zagreb na. Wala pa, lilipat mo. Oh my God, I'm so happy to see you. Oh my God. Oh, nakita ko yung mga kumari mo, kumukuha na siya shower ng mga ubas. Ha? Kumukuha na din, nag-lilipat mo. Saan ka punta? Kuya JC. May kabayan kami yung mimit. Ah, okay. Tapos, ayun, samahan ko lang siya sa kupari. Of course, enjoy yung kupari, Melanie. Di, akala ko talaga wala na kayo dito. Oh, wala. Nalungkot naman ako. Sabi ko, ay, di naman ako nakapagpaalam sa kanila. Oh, wala pa. Mga September 15. September 15. Okay. But I'm not sure because I'll be staying here for a while. Joke lang. Ayun, sila guys, yung mga taga-Sheraton po na seasonal ko, dito. Ayan. Pupuri naman, te, bago kayo umuwi mo umalis. Makapag-band together tayo. Uh-huh. Ako open naman ako sa idea. Huh? Pero pupunta din ako dito kasi mamama. O tara na. Kuya JC. Siya guys, Kuya JC. O diba? Wala pa kami sa aming main agenda pero siya ay nakapag-shopping na kaagad. Napunta mo na to. Ayan. Hello kuya! Uy! Sana all! Tama ko na po yung aking day today. Kuya JC, pero since request ninyo, diba? Si Romeo, iniwan na namin. Diyos ko, ano, magdama sa buhay. Since request ninyo, magkakaroon tayo ng window shopping lang. Na mga basic needs, kung magkano ba yung mga usual yung mga ginagastos natin dito. Lalo na kung tayo mga Pinoy, ano yung mga dapat nating bilhin and magkano yung mga dapat nating i-ready. Like for example, tayo ay pupunta dito sa Konzum. Isa ito yung isang mga supermarket. So, syempre, kung tayo ay Pinoy, kuya, ano unang mong binibili sa supermarket? Syempre, yung daily necessity natin. Yung ako, pang proper hygiene. Kayo, ako talaga una lagi bigas. Bigas, yun. Bigas ang una kong pinupunta. Tapos, pero kung hindi naman kayo mahilig sa kanin, yun. Ang lagi nyo rin titignan nyo kung merong discount yung karne. Karne, tama, tama. Yeah. So, ito guys, yung pag nakita nyo itong Risha, yan yung rice nila dito. So, ang pinakamurang bigas dito ay kung kapatak ng €1.59. Ayan, mga bigas nila. So, it's up to you kung anong gusto nyo bilhin. O kung gusto nyo mapangsyala, ayan, mag-ano kayo, yan, mga ganyan-ganyan, diba? Pero ako, ang binibili ko talaga is ito. Siyempre, din tayo sa pinakamas mura. Ay mas malapit sa lasa ng kanin natin sa Pilipinas. Ikaw, kuya, namamahala ka ba sa mga bilihin dito? So far, ano naman, kasi kung tayong mga Pinoy, pilit tayong nag-convert ng peso. Mahal talaga, pero kung susumahin mo naman sa sinseldo mo, tama lang din naman. Paano ba yung setup yung sa bahay pagdating sa mga groceries? Yun naman, hati-hati naman. Pag sa bahay naman, hati-hati kami. Minsan, pag kami, ako kunyari nasa grocery ako, kakausapin ko sila, okay, pabibili ko. Hati na lang sa tatlo. Tatlo kasi kami sa kwarto. Ilan ba kayo naghahati-hati sa grocery? So, tatlo.
Ayan, kamusta pa? Okay, bago tayo magkamustahan, mamaya tayo magkakamustahan. Siyempre, ito muna yung ating since request ninyo, guys. Sa kaya tayo pupunta. Check natin kung magkano yung mga estimated na gastusin pagdating sa karne. Si Romeo na wala na, ayun pa siya. Nakikita ko na siya. So, ito guys, yung karne dito. Ito yung mga kilo pala. Ayan. Pumapatak na 279 per kilo, 359, may 4. Mas mula pag ganito kuya eh. So yun guys, titignan nyo lagi yung mga dilaw. Yan. Pag may mga dilaw, yung discounted na yan. Diba? Sulitin na ninyo yung mga discounted. Ayan, meron din silang mga giniling. Ayan, pumapatak na 8 euros, 5 euros, 469, diba? So it's up to you kung paano kayo mag-budget pagdating sa pagkain. Ayan, mga army. Yung mga isda dito yung mahal. Ang manok mura din. Iba talaga, pag masyado mayaman. Hindi kuya JC. Ayan, kamaya natin dito. Ulan na kami dito ha. Ayan yung mga fish nila. Andiyan si Romeo ha. Si Romeo. Oo, hindi ko sa Romeo. Ay ka kuya, ano pa yung pinipuntahan mo sa groceries kapag mimili ka dito? Meron tayong bigas, may karne, syempre, mga hygiene natin. Si Romeo, nakikita ko na naman yung baklang to. Bakla, pakalat-kalat ka na naman. sige, umikot ka dyan. Oh, di ba? Ang dami na pamili, guys. Opo, ang dami ko na po, ang dami ko na po nabili. Maraming salamat sa sponsor. Ay, samahan natin si Romeo mamili. Hi. Para makita natin, guys, kung ano yung mga kadalas na binibili ng... bumili ng bigas. Ayan, di ba? Bigas, sabi sa inyo. At saka paghugas ng plato. O, di ba? So, welcome to my consume. Pupumayari ng consume. Hindi ko pala kailangan mag-explain ko yan, eh. Mag-explain na para sa akin, eh. Ano ba ang gusto niyo malaman? Sabi ko sa inyo. Ayan po. Para ito po yung version natin sa... ano nga ba? Joy. Joy! Oh, magkano yan, te? Magkano? Siyempre, mahal to. So, huwag natin bingin yan. Kasi mura. Oh, kasi yan, mura. Kasi para saan din naman ang effect. So, eto. For sensitive skin. Kasi sensitive kasi yung skin ko eh. Kasi natatrabaho. Huwag mo naman yung cover ko. So, kailangan ko siya na. O, di ba? Doon pa tayo sa tag 1.6. Sana nga, ano, sana nga 1.65. Nakikita mo siya dito, 10. Since ako yung kasi supermarket, 024. Ito siya, 024. Yes. Ito siya. Oh, thank you so much. Mabuti na lang talaga. May kasama tayong galing. Nagbabayad ka ba dito ng, ano, na manually? O, sa kupila ka? Kupila ako at nababayad ako ng card. Diba? Card. Oh, next. Ano bibili mo? So, ngayon, dahil meron na tayong panghugas ng plato, kailangan natin ng sponge. Oh. Nasa ba yung sponge? Tepe, so, itong palad kong sponge kasi mag-aspang na to eh. Oo, kasi sensitive yung mga skin namin. Ang palad yung bakla. Parang bago natin si bakla, no? Sponge yung hahanapin. Saan ba yung sponge? Malang meron ba? Ayan. Teka, musta ka dito pala? Oh, ayan, another kapitan na naman tayo. Oh, mimili na naman sila. Naluloko kay bakla. Ang daming problema sa buhay. Ah, dito tayo sa ano, may beeper dito. Guys, hindi, sorry guys, ha, iniwan na namin si bakla kasi ang daming problema sa buhay. Ayoko na humagdag sa problema niya. So, iniwan na namin siya. Anyways, ituloy natin ang ating pagpa-price hunting dito sa Sunzu. Ito kuya. Ayan. Mag-aano siya si Kuya JC kung magkano ba yung payong dito. Magkano yung presyo. Diyos ko, 11 Oy. Euros ang payong. Payong lang to ha. 1,000 agad. Lampas 1,000 ang payong dito. Bumili ka na lang kuya ng payong sa ano. Dito sa second floor. Mga murang payong doon. Ako nga, teddy lang payong ko. 1 euro lang. Bili ko. Yung manual? Ha? Manual. Oo, manual. Hindi, ito kasi automatic. Grabe, ang mahal ang payong dito. Mahal. Diyos ko, 11 euro. Nakadalawang bigas na ako doon, tsaka karni. Makita nyo guys kung gano'ng kamay yung payo. Ginto ang payo dito. Diyos ko. Alam nyo. Ay, kung gusto nyo pumunta dito, to summer time. Magdala kayo ng payo. Payo. Ayan. Ayan na si bakla. Ayan na naman siya. Ano natin? Ayan na, nakita ko yung payo ko. So, babarkan ko lang. Saan yung ano mo?
Kaya Kuya JC, ano next natin? I-hunting natin ng mga prize. Bago tayo pumunta sa ating beach. Shout na nga, hygiene na nga, diba? Si Bakla kasi. Tingnan nyo na, makinuha niya ano. Iniwan sa mga juice. Ay, naku, si Bakla talaga. Ayan. Magkano ba ang mga shampoo? Magkano ang toothbrush? Ayan. O yan, ang mga price range, ha? Kayo nang bahala mamili kung ano gusto nyong brand na gusto nyong bilhin. Natuwa naman ako nakita-kita ulit. From 4 months ago. No. Tapos, pumunta pa ako sa Gruz. Nakita pa kami ni, Ito, pa-personal hygiene. Magkano? Ayan. Sige. Kayo na mag-convert kung gusto nyo mag-convert. Pero kung nandito talaga kayo, iwasan nyo, guys. Kasi, kaya ako, guys, pag naliligo ako, wisik-wisik lang talaga. Wala nang shampoo sa bote. And ito, shampoo, sabon, panligo, magkano? Ayan, ang Palmolive. Ayan, mga patak ng 1 euros and 19 cents na kasale yan. Diba? O, bigas na nga. Mga kabahay natin, mga Pilipino, nandiyan sa Dubrovnik, meron pong bigas dito sa consumer. O, sige, ito, asa na bigas dyan? Asukal yan, te. Nandito ang bigas, oh. Baka lang ito, eh. Sa kabila pa. Diba? Puro kalampa, eh. Okay, ayan. So, may trick to, ah. O, wala kang presyo, di ba? Siyempre, ano doon yung mga presyo para makita mo. Papaliwanan ko. Ito talaga, bakla talaga to eh. Guys, ito yung packaging niya. Ito 1.59. Ito 1.99. Ang pinagkaiba nito, ito may mga, ano matawag dun yung parang may... Parang hindi natanggal na... Hindi natanggal na palay. So maglilinis ka pa, nakakatakot kasi nga nakakapit. Yung bila, o ginaganon mo. Ito naman malinis na. So mamimili ka kung titipid ka, maglinis ka lang. So ano bibilin mo? Na ayun. Ako, dahil tamad ako mag... Busisihin ko pa yung mga maliliit na ano. O, diba? Pagtsatsagaan ko na ito. At saka bakla, pag ikaw mag-email yung kinuhanan mo, ibalik mo sa pinagkunan mo. Bakang bayan ako? Bakla ka rin eh. Nagagalit ka kasi nakatrabaho ka sa... Kanya kasi ako kasi sa supermarket, kapag email di nagbalik, nagagalit talaga ako. Paano pang bibilihin mo, te? Taray, parang ipinag-grocery ko siya. Yun ang nalo sa giveaway, sa raffle. Ikaw, kuya, baka may gusto kang bilhin. Ikaw daw ang gusto niya. Nabili ko na yung sa grocery. So, kinakabahan na ako. Baka ma-open ako sa dalawang to. Baka magka-level pa na silang dalawa. Ano pa na ano bang kinakain mo? Bigas lang. Tapos. Hindi na nag-uulam to. Sa bahay eh. Ano pa ba? Sa mga mahilig mag-juice. 2 liters ng juice. Ayan. Magkano yan, kuya? 259. Tapos, yung mga soft drinks dito, ang layo, ano pa yung mga soft drinks, pumapatak ang 2 euros yan. Ito masarap to eh. Although, ang mahal lang talaga. Super. So, anyways, ikaw kuya, ano pa mga binibili mo sa grocery kapag ikaw nag-grocery ka? Ano pa yung kadalasang tinitingnan mo? Yun, condiments. Condiments. Ito, yan. Condiments. Usually, ano, gulay, yan. Gulay? Alam, gulay naman dito is per kilo. Per kilo, yan. Per kilo. Yun ang kinagandahan dun, per kilo. Ayan. Usually, mura lang mga condiments dito, guys, eh. Nasa mga, hindi tataas na 3 piso to. Mga 3 euros yung mga condiments dito. Nasa 1 to 2.5 lang, mga gato. May mga noodles din sila. Anyways, ayan. Siguro, hindi ko naman sasamantan kasi bakla sa kanyang hulang kami mimili. Kasi siya ay busy. Yes. Yun lang kuya. Una na kami. Salamat sa see you again. Part ng aking vlog. See you again at saka baka mamita ka doon. Bye! Enjoy! See you soon mga. Ingat ka ha? Ayan. So iniwan ko na po si bakla talaga. Real na yun. Ay, mantika. Magkano ang mantika? So ang 1 liter ito yung kadalasan binibili natin dito eh. Nasa 1.5 euros. Ayan. So, depende kung ilang ulit po kayo mag-uulit ang mantika. Hanggat bumubula pa siya. Bibili rin ako. Bibili siya ng mantika.
di ba? Ayan. Siyempre, si Kuya KJC kasi sumasahod na 3,000 euros per month. Ayan, hindi na niya kailangan tumingin sa mga presyo dito. Kuha lang siya ng kuha. Siyempre, kape. Magkano ba mga kape dito? Oh. Ako yung Pinoy, nabibili ako ng kape. Mm-hmm. Siyempre, yung matapang. Mm-hmm. Ang binibili ko talaga, nung unang first season ko, itong binibili ko yung mga ganito. Yung makakamura ako. Pero nasanay tayo. Mm-hmm. Ikaw kuya, anong binibili mong kape? Ako ang binibili ko, siyempre Nescafe pa rin ako. Ito yung ganito na. Yan. Diba? 6 euros at 49 cents. Matapang talaga. Lalo na kung kayo ay pang-umaga sa trabaho. Diyos ko, hindi nyo ay naku, mahihinang kape to guys. For me ha, yung mga ganito talaga, yung mga black coffee talaga. Black coffee talaga. Saka branded na kasi. Kaya given na mahal. Pero yun, huwag lang kayo magko-convert. You can afford the man guys here. O kayo matakot. Mas maganda na matutunan din kayo magtimpla ng kape kasi kung magkakape kayo sa labas. Para kay tas yung init ng kape, yun pala yun yung pinakamainit nila. Oh. Yung hindi pa bumubula o yung umuusok yung tasa mo, mainit na sa kanila yun. Okay, ano pa kuya ang bibilhin mo? Actually, wala akong ano eh, yung hindi nakasil kasi yung mga ano nila sa baboy. So, yung isang consume dun na malapit sa amin. Sa ino, baka nila bibili. Oo. Meron kasi dun nakakat na yung ano, parang liyempo. Wow. Tapos lagi yun, nag-stay. Nagbabahay ka na? Ito lang. Ay, ito guys, pakita ko kung gaano kamura ang sunblock. Oh, sige, pumunta kayo dito nung walang sunblock guys. Gagasos kayo ng 21 euros, 17 euros, 16 euros. Ganyan, pero mahal ang mga pa-sunblock dito. Okay. Kuya, meron ka ba nalang Joanna bag? Wala. Kukuha na akong bag. Pero yan, tignan mo yung mga gulay. Ah, ito, yung mga gulay. Dito naman guys, yung mga gulay dito ay per kilo nyo bibilhin. Makikita nyo dyan yung mga codes nila. Ayan, mga kusif-shifra. Kukuha kayo. Pagkatapos, ayan, kikiluhin nyo dito, andyadyaan yung mga number, i-click nyo lang, lalabas dito ang presyo. Yun lang, ganun lang mamili dito ng mga gulay. Saka nagbabayad kuya dito, ano ka, manually ka, marunong ka ba? Hindi. Turuan kita. Kaya hindi ka na kailangan kumula. May card ka ba gagamitin? Okay. So dito tayo guys. So ako kayo magbayad, paano magbayad normally? Ipipress mo lang to English kasi syempre tayo makakapag Croatian. Ayan. I-scan mo dito yung item. Ayan, ipatong mo dito. Diyan lang siya. Next item. Ayan. Okay, ipatong mo dito. Ayan. Hintayin mo lang siya mag-block lahat. And yung total bill mo, 480. Please scan an item. Tapos, finish and pay. Click mo lang ang zero. Please select your payment method. Paano ka magbabayad? Card payment? Scan mo lang yung card mo dito. Ganon! Diba? Ano na, di mo na kailangan pumila. Diba? Mas mabilis. Kailangan yung resibo. Kailangan natin ng resibo. Kunin natin ang resibo. Ayan. Ayun ba ito? Babot. Plastic ko nalalagay. Ito na. Kaya itong resibo. Ayan, kailangan talaga guys meron kayong bag dito kasi may bayad po ang mga bag dito. So, since may harang siya, meron tayong barcode dito. I-scan nyo lang siya kapag ganyan. Hanggang sa magbukas. Ganon! High tech dito. Hey, ka muna. Hey, ka muna. Ganon! Pag namili kayo dito, ay, first time po dito, marunong ako magbayad manually. Ganon. Okay, ayan, nakalabas na tayo ng consume. So, tayo ay pupunta ng Kupari. Igagala natin si Kuya Joyce sa isang beach dito. Tapunta mo na ba to? Hindi pa. Ayan. So, ito yung isa sa mga pinupuntahan ng mga turista. Kasi historical din yung lugar na to. So, nandito yung abandoned hotel. So, may dami takyan. Thank you so much. Nandito yung abandoned hotel guys kung saan hindi na po na-renovate dahil sa mga conflicts, sino bang papa-repair, sino bang may-ari, kung gobyerno ba or what.
So pupuntahan natin yan. Yung kapari ba, yun ba yung Jupa? Ah, ang alam. Yung Jupa, yung... Ang Jupa, ito. Ito? Oo, ito pa kapari na to. Ah. Magkaiba siya. So yung sa Sheraton? Sheraton, may part siya ng Sibrino. Ah, okay. Tapos kapari. Ah. So mauna tayo sa Sibrino bago ako pari. Kasi sa Sibrino, yun, dun ako siguro nakano. Napunta. Pero yung kapari, never. Yung hotel, hindi pa? Hindi pa. Okay. It requires lang na medyo mahaba-habang lakaran. So, balik ako kayo guys kapag tayo nasa kupari na and kung ano mag-iiganap natin. Ayun, balitaan ko kayo later. Ciao! Ayan guys, we're now here in Kupari. Kasama ko si Kuya. Ayan. Igagala ko siya dito sa abandoned hotel dito sa Kupari. Kung saan sinuot si ni Mr. Beast. Ayan, mga building na yan. So, tara dito. Ayan. Tataan. Sorry. Ayan. Pasok na tayo sa loob. Papahinga tayo. Kasi sobrang init. So, welcome po sa Kupari, Kuya. Ayan. Yan yung lugar. Ito yung mga ano, binomban. Ilakad kita. Wait lang. Patay ko na yung payong ko. Hotel. Dito sa Kupari. And ang dami nga lang niya mga vandals. No? So, hindi na siya na-renovate, guys. Sayang. Sayang kung magkailangan. Okay. Second floor. Ayan. Char. Makakatakot, di ba? Di umano na. Dito tayo ngayon. Ayan. Imagine niyo kung gaano kasosyal tong hotel na to if natuloy siyang ayusin. Pero sayang, sayang talaga kasi ang laki nito, ang lawak. Diba? Imagine, ito yung mga room. So imagine, Pinoy dito nagwo-work, room attendant. Good luck. Pagod talaga, ang laki. Diba? Oh, di ba? Uso rin dito yung mga ganyang vandal. Ala niyo, ha? Para siyang diplomat hotel sa Baguio. Oo. Grabe. Ang creepy ng place. Parang ano-ano, apoy. Pero in fairness sa mga nagbabandal dito, ha? Talented. Magaling mag-drawing. So, sa kabilang building tayo. Tare, kabisado. Alam na alam ha, mga pasikot-sikot ha. O oh, diba? Grabe. Sayang yung lugar na to. Paano na lang kung naayos to? Baka doble yung mga turista ngayon dito. Ganda nga sana. Ayan. Diba? Laki-laki niya guys. Kabilang building. Tapos tayo. At ayun din ko pa. Kabila yun eh. Padiretso pa loob. Sabi nyo. So, hap lang kami ng ispati Kuya JC. Tapos, ayun. Meron siyang gusto ko i-advise sa inyo guys. Lalo na, syempre. Ilang months na ako eh dito? 3. Ayan, after ng ilang buwan. Kamustahin na ng buhay ni Kuya. Ilang isang magiti na OFW. Char. Oy, hiring si ano premier ngayon ha? Yes. Ayan, alam, makikita nyo namaya din sa ating video. Tingnan nyo guys. Nakatakot no? Katakot. If ever gabi kang punta dito, hindi ka na makakakbang. Anything eh. Kuya, ano na, kamusta ka? Kamusta ang trabaho mo? Kamusta ang pagiging Pinoy, ang OFW sa loob at tatlong buwan sa Dubrovnik, Croatia? Masaya. Sobrang saya. Sa trabaho, yun, may times na madali, may times na most of the time mahirap. Kasi